Ano nangyari ni Kibuloy? Tumakas. Bakit? Ang bayaran ay tumakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ako mahuhuli ng buhay. Hindi po ninyo ako makikita. Ating tatalakayin ito. Samahan ninyo ako. Mga kapatid, magandang araw po. At ito po yung mensahe natin ni Apostol Kibuloy. Kung totoo siyang good shepherd o mabuting pastol, ito ang reminder ni Kristo sa mga nagpakilalang anak ng Diyos. Dahil nagpakilala siya na anak ng Diyos. Anong sabi ni Kristo sa John chapter 10 verses 11 to 16? Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So ano? Yung mabuting pastol, ialay niya yung sarili niyang buhay para sa mga tupa. Ano nangyari ni Kibuloy? Tumakas. Bakit? Ang bayaran ay tumakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumakas siya, palibhasay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paano kilala ako ng Ama at siya kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para... Hanggang ngayon, di pa natunto ng PNP kung saan nagtago o itinago itong Pastor Kibuloy. Posible ang plano ni Pastor Kibuloy, lalabas lang siya pag bago ng presidente o kaya'y uupo sa pwesto si Vice President Sara Duterte at ma-elect bilang presidente. So, kung ma-elect bilang presidente si Sara Duterte, ano mangyari sa kasalukuyang mga kaso at warrant of arrest ni Pastor Kibuloy? May kasabihang weather lang yan daw. Okay. Ito si Buano na pahayag na nag-leak, inilabas sa isang dating kaanib ni Pastor Apollo Kibuloy, na galit si Pastor Apollo Kibuloy dahil apektado na ang kaniyang abuloy, ang koleksyon. Pero audio ito. Ewan ko kung sino ang nag-record sa kanila ba itong simbahan. At pwede itong mag-establish ng doubt ang mga legal counsel niya. Ginaya lang ang boses ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Buano. Nga naamudya sa Amerika. Kamoy akong isaligan, kay kunuhay warrior mo, nga parehas na ako. Mga buutan mo, mga kuyaw kayo, mga agi. Pagkatapos... So yung nasa Amerika, no, na kanyang pinagkatiwalaan dahil pinagkatiwalaan talaga niya, no, sa solicitation ito. Makadungong kong report, pariwani, blackmail ko ninyo. Pero nakarinig siya ng report
Na-blackmail daw siya. Oh. Na-blackmail siya. Oh. So si Sir Rick, sa pamamagitan lang po ng sound effect nagmumukha na ng busis ng tao yung audio, one audio wag po basta-basta sa audio ni Kibuloy. Personal opinion ko lang po. Pero may pinangalanan siya dito. No, sinong pinangalanan niya? Yung maliliit na ang remittance. Mga yawa mong dagko. Oh, grabe yan na pahayag ha. Sa mga Cebuano, mabigat yan na pahayag. Minumura na mga demonyo kayo. Akong gibati karon ng inyong gitaya. Isa ka mali sa usa ka grupo diha. Makulangan ang atong goal. Isa lang na pagkakamali sa grupo yung tinutukoy niya nasa Amerika at magkulang na daw umano yung target nila. Ang malubag ana. At siya ang mananagot. Bakit siya ang mananagot? Kung magkulang ang target. Malubag ana. Ako ang nakataya ang akong pangalan, nakapirma. Oh, nakataya daw ang kanyang pangalan dahil may nilagdaan siya. Ano yung mga nilagdaan niya? Mga cheque. May mga nilagdaan siyang mga cheque. Pirma ko sa bangko. May nilagdaan siya sa bangko. Asa ko ninyo ibutang, kadelikado sa... Yan, nagsalig ko sa inyong hanga. Asan ko umano siya ilagay? Napaka-peligro daw umano. Dahil nagtitiwala siya sa kanyang mga inilagay. Amerika yung unang pahayag niya, tinutumbok niya. Inyong buhaton ang inyong bulaton, ingon ng mga worker diha. Dapat gawin ninyo ang inyong mga gawain bilang mga workers dyan. Bantay mo sa akong gibati karon. Mag-ingat kayo sa aking naramdaman ngayon. Pagpalimagmag niyang kapabugat, imbis na mutabang sa grupo. Nagpabigat kayo. Sa Cebuano, nilagyan pa yan, mga tulibagbag. Nagpabigat kayo. Dapat tutulong kayo sa grupo. Imbis makig-usa sa grupo, sila na hinuon ng nahimo mga babag sa grupo. Tutulong sana kayo sa grupo. Nagiging gambala kayo sa grupo. Ang akong gibati karon, dili lang nako, dili ko niyo makita snawong. Pero kamong duha, amot na payuban ba diri, pero kinundo. So ang kanyang naramdaman umano ngayon, di man siya makita sa mukha. Di man siya makita na sa pamamagitan ng mukha, pero yung naramdaman niya umano, sining Judith Adasa kanay mong gihimo. O sino ba itong Judith Adasa? Miyembro ba talaga ito ni Pastor Apollo Kibuloy? Ha? Yung Judith Adasa. Okay, tuloy natin. Iurong na kagabi iba. Dapat patay na kagaroon sa physical ba? Grabe ang bigat ito na pahayag. Curses and spells to. Ikaw mo, ikaw kung Olivera ka, maugya po na imong agi diha. Kaya nagunod-unod ka, ang imong utok na puno sa unod. Ang rekomendasyon dari sa kuwa, guwapo kayo mo, guwapo nga mga seller, makakuha sa gol. Ikaw pong santusa ka, maugya po, kukuin ko ninyo. Kaya ninyong mga agi, lupig pa sa mga animal nga, wala yung kaagi o ka ng, wala yung kaagi o kingdom culture. Murag mga deliver mo, gigamit pa mo ni Satanas para babagan ang iban niyang mga grupo. Ang atong driver rin, itagaw ninyo pagpangita sa inyo ha. Ang mga time inyong giusik-usikan, pagkatapos mo itong hamo niya, mukhaon pa mo, mupuyo. Ano sa palagay ninyo? Yung busis na yan, na galit na galit, ha? Kay Pastor Kibuloy ba talaga yon? Kaya comment lang kayo dyan.
To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of